Kamusta mga ka-techno? Opo si Paul Gutierrez ng Tech of Crayons. Kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, it's better na hit mo na subscribe button at bell icon para updated kayo sa mga gatong unboxings, katarantaduhan sa channel na to. At kung naghahanap kayo ng legit na activation key, pwede tayong kumuha dito sa sdkey.com para ma-activate nga natin yung mga Windows 10 Pro natin. At pwede mo na siya ma-upgrade gamit tong keys na to to Windows 11. So meron tayong $21 dito, makaka-discount pa tayo dyan. So delivery time niya, 3 to 5 minutes lang. Ganun siya kabilis. So buy now natin. So ilagay lang natin dito yung delivery address natin o yung email natin dito. Yan, may nakalagay $21. Kung gusto nyo makadiscount ng $5 dyan, i-type nyo lang yung code ko, Paul, then click apply. So makikita natin dyan, makakadiscount na tayo ng $5.41. So kapag nasubmit natin yung order natin, pipili tayo ng payment dyan, PayPal, Visa, Megalink at kung ano-ano pa. So meron ding Alipay. Yung Alipay na yan parang sa 7-Eleven meron din yan. Pero kung gusto mong gumamit ng PayPal o kaya yung card mo, pwedeng-pwede rin. So kapag nabayaran na natin, maghintay lang tayo ng 3 to 5 minutes bago natin makuha yung mga fees na yan. At uulitin ko, ma-upgrade natin yung Windows 10 Pro natin sa Windows 11. At kung hindi rin activated yung Microsoft Office natin, pwede rin tayong bumili rito. Actually may kamahalan to yan, $66. Pero makaka-discount naman tayo dyan. Type rin natin yung Paul na activation code natin dito sa promotion code. Basta huwag nyo kalimutan ilagay yung delivery email address nyo. So yan, discount tayo ng $16. So malaki-laki yan. Kung sa pesos parang nasa 600 yata yan. So meron tayo dyan na $49. Pag nasubmit na natin yung order na yan, 3 to 5 minutes makukuha natin yung mga keys dyan. At hindi lang keys yung mga binibenta nila, may headset tayo dyan, mga keyboard. So check nyo lang yung mga link dyan, ilalagay ko na lang sa description, pati yung mga discount natin dito sa sdkey.com. At ngayon, pag-usapan natin itong Astra RX 6500 XT na makakapaglaro ka ng 1080 Full HD, tapos meron siyang 4GB memory at supported na rin siya ng PCIe 4.0. Ang base clock nito is 2,365 MHz. Sa game clock naman, up to 2,650 MHz. Ang boost clock naman niya, up to 2,820 MHz. So, yan yung box niya. May nakalagay dito na OC certified. May ma-download tayo ng pan-tweaks dyan na ASRock Tweaks 2.0. At madali lang gamitin to. Pipinditin lang natin yung OC mode dito. Okay na yun. So, meron tayong default dyan, silent mode, user mode, tsaka yung OC mode niya. So, one click lang dyan, okay na tong GPU natin. So sa box nandito nga yung RX 6500 XT natin, then nakasama niya lang sa box is manual lang. Then tignan natin yung design nito, yung back panel niya may cutout yan para mas madali nga lumamig yung GPU natin. So nagugustuhan ko yung cutout na to dahil dun sa fan ko o dun sa front fan ko, nakakuha siya ng hangin dun o nabubugahan ng hangin dito sa part na to. Then stylish yung back panel to at metal plate to. At dalawa yung port natin dito, isang HDMI at isang display port. Then sa fan, dalawa yung fan natin dito, nagugustuhan ko yung dalawang fan na yan dahil dun sa stripe structure niya. At sa ganitong design, mas mabilis yung ikot ng fan at lalong lalamig yung components natin dun sa GPU. Nakita ko to sa mga fan ng Deepcool noon, so meron akong ganitong klaseng na fine, medyo nakakasugat lang talaga kapag hinawakan mo. So kapag hindi ka nag-ingat, nasusugatan ako sa mga yan. O kapag may tinatanggal ako, medyo tinatamaan ako. Lalo na kapag naka-full fine yan. So sa pag-test ko ng GPU na to, malakas nga yung fine niya, pero silent lang siya. Hindi siya ganun kalakas o hindi ganun kahis. Nagugustuhan ko yung design nito, yan, maporma talaga yung design nito. May nakalagay nga dyan na Phantom Gaming, tapos yung Radeon. At naglagay nga sila ng nano thermal paste dito para mas malamig yung GPU natin. So kung familiar kayo dyan sa thermal paste na yan, meron tayo dito sa GPU natin. About naman sa software, madali lang naman mag-download dito sa AMD. Meron tayong UI na ganito, makikita natin yung GPU name natin tapos yung VRAM natin. Marami kang tweaks na magagawa dito. Ang kagandahan sa mga AMD GPU compared sa Nvidia, mas na-enhance yung mga kulay na nakikita ko. So dun sa GTX ko, medyo nagkukulangan ako ng mga kulay dun. So kahit anong ilagay ko dito, kahit yung Acer X o kaya itong 6500 XT, medyo nag-enhance yung kulay niya tapos nag-deep yung black niya. At nagiging saturated yung mga colors na nakikita ko dito sa PC ko. So yun yung nagustuhan ko sa mga AMD na GPU. So balik tayo dito sa Adrenaline Edition ng AMD. Meron tayong super resolution dito, sharpen effect, yan. Tapos may anti-lag din tayo. Tapos meron din tayong region boost, image sharpening, enhancing,
at marami pang iba na pwede nating laruin dito. Sa display naman, halos same din. Meron tayong super resolution, GPU scaling, at marami ding pwedeng paglaruan dito. Ngayon, itest naman natin to sa games. Meron ako dito na Intel i5, tapos meron akong 16GB of RAM. Then yung GPU nga natin na RX 6500 XT. I-test natin to sa Call of Duty, sa prototype, tsaka dun sa Need for Speed. So average FPS ko dito sa Call of Duty, 71 FPS. Sa prototype 2 naman, 56.9. Then sa Far Cry New Dawn, 70 FPS. Sa Need for Speed, 116 FPS. So lahat yan, yung settings natin is nasa 1080p. So check nyo na lang kung paano maglaro yung FPS nito tsaka yung thermals niya, kung pasado ba sa panlasa nyo. We'll do this quiet. Get that mute charge ready. Room clear. Mr. President, we're an Atlas Rescue Force. Can you authenticate? Zulu Tango. Okay, please keep your head down and stay close. All right. Prophet, we have the package. Moving to extract. Copy, Atlas 01. Egress to the North Access Road. Copy that. Let's get him out of here. This way. We're detecting drones on the back patio. Let them pass. God damn, this is gonna come in handy. All right, I should get to higher ground. Find out where I am. Blackwatch commanders, we have a missing Gentech test subject in the area. Name is James Heller. The specimen is black, bald, mid-30s, last seen in a leather jacket, and is extremely dangerous. If you encounter the subject, you are cleared hot. Rattler out. Yeah, you just try and find me, bitch. Wait a minute. I know this neighborhood. That's my church. Never have any friends growing up, so I got used to talk to myself out loud. Before, but Russia's arrival could set off a clusterfuck. The highwaymen are everywhere in Hope County. Except the north. North. I won't rest until we run those masked assholes out of Hope County.
grubbing. So, highly recommended ko tong GPU na to. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Makakuha tayo ng 1080p na full display. Yun nga lang, 4GB of RAM lang. Pero pumapalo naman at maganda naman sa gaming. Then, natest ko rin to sa editing. Okay na okay din naman siya. At sa paglalaro ko, hindi siya masyadong mainit kapag naglalaro ako dito. So, dun sa case ko, siguro maganda yung flow ng case ko o yung hangin na pumapasok dun sa case ko. At sobrang nagugustuhan ko talaga yung design nito. So, lahat ng link ilalagay ko na lang sa description. So, I hope na nakatulong ako sa inyo. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. So once again, this is Paul.